Sa inyo ay susubaybay.
Agunto sinaporta parati a marbuto sa mga bata. Hindi po ito by age bracket yung pananampalataya natin. Yung pananampalataya natin ay applicable to all. Maging bata, maging matanda. Bawal sa lahat. Kapag sinabi natin bawal, pag sinabi natin kinakailangan, yun kailangan para sa lahat. Bagay na kung saan ay makita po natin na kung saan may pinangalala sa atin. Kung yung maalala noong September 29 sa kamistahan ng mga Arkanghel na sina Miguel, Rafael, Gabriel ay yung ibanghelyo ginamit natin ay yung ibanghelyo na kung saan ay nagpahayag na sinabi ni Jesus kay Nathaniel na si Bartolome na nakita kita sa ilalim ng punong higos. Well, hindi namin alam kung anong ginagawa ni Nathaniel o Bartolome sa ilalim ng Higos. Pero sigurado nagtatanggol si Bartolome kasi yung puno ng higos madahon yun. Talagang itinatago ni Bartolome na walang makakita sa kanyang ginagawa. Kasi yung kanyang ginagawa ay ang pagtulong sa kapwa. Kaya nung sabi sa kanya ni Bartolome, ikaw nga ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Yung sagot sa kanya ni Jesus, ikaw magkakaroon ng mga dahil sa sinabi ko sa iyo na ikaw ay nakita ko sa ilalim ng puno ng higos. Anong sabi ni Jesus? Lalo pa nang matuwa kapag nakita mo na ang mga anghel ng Diyos ay pumapanig manahog sa anak ng tao. So maliwanag mo na kung saan ang kaya ng ating Panginoon sa Kristo ay naniniwala sa mga anghel. At ito ay hindi pangbata. Hindi lang pangbata. Ito ay para sa lahat. At kung isa na mo ay naalala sa atin na itong paniniwala natin sa ating mga anghel na talatalo ay huwag mawala sa ating pagtanda. Kailangan pa rin natin ang kanilang tulong sa pagmahal natin sa daligdig na ito. Kinakailangan natin na gamitin yung kanilang pagkakataon na yung pinagkaroon sa atin ng buong pinapal para huwag tayong matulad sa mga taga-Burasin at Bethsaida sa mga kire-tinuli ng mga kawawa. Bakit hindi nila tinugunan yung panawagan ng buong pikapal? Na ang sabi na ng buong pikapal ko, yung panahon na inilangan niya na yung binigay niya sa mga taga-Tiro at Sidon ay sa akin nagpaliloob na ang mga taga-Tiro at Sidon. So, isang biyaya na kung saan huwag natin kalimutan, napakamahal na yun ang Diyos. Bakit? Binigyan tayo ng bodyguard. Binigyan tayo ng bodyguard. Binigyan tayo ng anghel na tagatago. Binigyan tayo. Ganun tayo, pamahal ng Diyos. Para ipagsanggalan tayo sa pagpuri ng kapamangan sa daigdig na ito. Para tayo ikabayan. Alam po natin yung prayer na prayer to my guardian angels na inuro sa atin kung tayo ay bata. Wala pa ako pangit ang Tagalog, kaya hayaan nyo na yung English, ano kasi yung kalimit ang ginagamit natin. Siguro po ay kung mayroong may ilagay sa English na maging bahagi rin ng ating pagkilos bilang utawagin natin ang talagang sarili ng ating salita. Pero yung prayer to the guardian angel, sabi natin, angel of God,
nei darbi a dire, tu vuoi se la, comincia a dire. Sabagat,
kalendaryo na kung saan ay ito ay mga idinuturing natin ng mga masasama, mga elemento ng daigdig na ito. Ayun po yung mga fallen angels, yung mga idinuturing natin mga fairies, ay mga fallen angels yun. Yung po yung mga idinuturing natin mga tibala, yan yung mga fallen angels. Ay marami pong mga espiritu na kung napapansin natin, ay hindi natin namamalayan na kung minsan ay umiikot-ikot sa atin. No? Yan kailangan natin na patuloy tayo ng pagsandalan. So ano pang huli ng kasamaan sa daigdig na ito? At sa ano ang iwakas natin? Kaya tayo binigyan ng Diyos ng mga guardian angels. Kung minsan o rinig natin, pagkamatong tayo ay nasa city na, wala na tayo doon sa mga ulo-undukin. Pero kung isa may mga kita kayo na nagsasabi yung mga sabi ng iba yung tabi-tabi po. Sabi naman ng iba ay paraan po. Wala namang tao. Eh, sino sinasabihan mo? Ay, hindi. Kasi baka may mag-espiritu dyan. Ay, pag sinabi yung tabi-tabi po, ay ibig sabihin ay sino may kapangyarihan? No? Ang sinasabi mo ay parang nakikiusap ka. Ay, hindi naman po mga mabubuting espiritu. Yung espiritu ng Diyos ay naroon sa langit. Wala rito sa lupa. Kaya kung isang sinasabi nito na may mga multo. Alam nyo, yung mga multo ay one time naglagay ako ng isang caption pinoso sa FB. Nakalagay na ito doon ay ghosts are demons in disguise. Kasi bakit? Kapag namatay ka, pumunta ka na boom sa kabilang buhay. Hindi ka na rito gagala sa mundo ito. Ikaw ay bagay na rin sa yung mga gumagala lamang sa dating na ito. Yun yung mga fallen angels. So yung kaluluwa, wala na rito sa dating na ito. Eh bakit ito? Kamukha ang tatay ko. Ay, yan ang pagbabalaklak mo ng mga masasamang espiritu. Kaya bago yung makusap yung makipag po natin, pinakailangan natin ang tulong ng ating mga guardian angels. Kaya po, minsan nasasabihin yung tabi-tabi po, minsan nasasabihin yung paraan po, hindi, ay dasalin ninyo. Dasalin ninyo panalangin sa mga guardian angel. Angel of God, my guardian angel, to whom is thou commits me, ever this day be on my side. Bagay na kung saan po ay idulog na isang ilo, ipadali yan po ay mabuting espiritu. Yung mabuting espiritu, mga anghel. At kalimitan po ng mga anghel na yun sa langit. Ano yung mga anghel na iniwanan na dito sa lupa? Ay yung ating guardian angels. Kaya tinawag ay guardian angels. Yung po ibang mga anghel ay dumating lang dito kapag tinatawag natin. San Gabriel, San Miguel, San Rafael. Pero bagay na kung saan yung makita po natin, kaya isang pagkataon na kung saan ay kumisal po ay hindi natin nalalaman, ay baka mamaya ay ang turing natin ay mabuting espiritu. Hindi, ang mabuting espiritu po ay ang mga anghel ng Diyos. Yun lang. Wala akong mabuting demonyo. That is contradiction in terms. Akala lang natin siguro mabuti, pero demonyo pa rin yun.
Dasali natin. Araw, araw. Araw-araw. Bagay mo na kung saan ay tayo ay patuloy na ipagsabalan sa rapan ng buhay kapat. Bagamat kung mahalaga na tayo ay matutong magdasal ng sarili natin ang salita. Pero alam niyo, kumisang kapag tayo ay natatakot, kumisang tayo ay natatakot. Hindi na tayo makapag-isip. Kaya napakalagay mo isang talagang magandang tulong yung ating mga tinatawag ng mga formal prayers. Tulad ng Ama namin, ang Bati ng Maria, ang Puri. Itong prayer po, Guardian Angels. E mahalagang ba sa ulo natin ito? Kasi pag nasa ulo na natin, hindi na tayo mag-isip. Hindi na tayo mag-isip. May mabibigyan natin na kapag tayo ay nagugulong yan na nais natin ang tayo ay protektahan ang ating mga nga natalatago ay nadasalin ko yung prayer ng may guardian angels. So ito yung pagkakataon ko na kung saan ay pagtibahin natin sapagkat pagipaglaban sa kasamaan sabi nga ay kinakailangan harapin sa maraming larangan. At isa na ako ito ay ang larangan ng Espiritu. At itulong natin, hiningin natin ang tulong ng ating mga anghel na tagatano. Pwede niyo pangalanan yung inyong anghel na tagatano. Pwede rin naman kung hindi. Pero huwag natin kalimutan na binigyan tayo ng anghel na tagatano. Dahil gusto ng Diyos na tayo ay pagsandalan sa lahat ng uri ng kapahamakan. Tumayo ako. Tayo ng karapiwan-iwan sa kapagalian ng Espiritu Santo upang iyari ang pananagisa ng ating amang nasarali at bilang para salamat ka sa malaking pag-ibig na ipinidama sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak. Ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang anak ay pinayang niya ang parundog niya ang pag-ibig sa pamamagitan ng sarisat ng kanyang puso. Samantala niya ang sa ating mga puso sa kanyang paghahandog ng sakripisyo ng Eukaristiyan ay manalangin sa kanya para sa ating mga pangailangan sa lansang mga pangailangan ng payamang Diyos. Panginoon Jesucristo, iyong ipinangako na kung saan man may dalawang tatlo na nagkakatipon sa pangalan mo, ikaw ay nasa Pilipina. Halina sa amin na nagkakatipon-tipon dito upang parangalan ka sa iyong kapanamalalang puso. Puruhin mo ang aming mga puso na iyong pagpapala. Biyaya at magpaningasin mo sila sa apoy ng iyong pag-ibig. O Dakilang Jesus, dingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoon sa kuyo, sinayo mo, humingi kayo at kayo ibibigyan. Kumalam kayo at kayo magalatag mo. Kumato kayo at kayo magusan. Ipagkaloob mo sa amin ang malaglagan ng aming pananampalataya. Pag-aas at pag-ibig upang kami manatiling tapat sa aming pinangako sa binyag hanggang kamatayan. O maibigin Jesus, tingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Panginoon Jesus, kung yung sinabi ko, umabot kayo lahat sa akin ang nabibig, nahihirapan at nabibigatan. Sa pasan at kayo aking pagiginamay. Na may lumalapit sa iyo ng buong pagitiwala na ang iyong mawaing pag-ibig ay pagalingin ng lahat ng aming pasanin Ubutihin Jesus, tingin at ipagkaloob ang aming mga kahilingan. Manalangin tayo ngayon para
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa banal na iglesia na bungkal sa iyong tagiliran nang ikaw ay mamatay sa krus, upang ito'y dalhin ang lahat ng tao sa tunay na daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng narinito ngayon at naghahanap ng iyong tulong sa kanilang pangkatawan at pangkaluluwang pangangailangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon Jesus, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon Jesus Cristo, ginawa mo kami upang makipahagi sa iyong nakaliligtas na misyon. Kung ang aming kahilingan ay hindi sa lahat ng kalulaki ng Diyos o para sa kabutihan ng aming kaluluwa, ipagalaw mo sa amin ang lahat ng kasisiyan ng iyong dakilang kabutihan. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya at paglinisin mo ang aming mga puso upang kami makatubong tagday ang pag-ibig sa panimas ng pag-ibig mo sa amin at para sa lahat ng tao na pumupuno ng iyong panimalang puso. Upo
Manalangin kayo mga kapatid mo ng paghahari ng kalikasan ng Diyos sa mga kapamilya. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya ng banal. Sa maraming sa pasalamat si Sister Beth Bagayo. For our family. Masalamat ng umayon ni Rinyel Incomino. Nandito ba si Rinyel? Wala. Pakibahin lang po ako sa kanyang pagdiriwang ng buhay. Apo sa lalo ng panalangin. Special intention ng Karenia Mirago. Pass and ordering the meeting of Teresita Mendoza. Para sa special intention ni Shona, Shoni ni Guzman at pamilya. Para sa kaluluwa ni Jennifer Beatrice Bernardo. Rufina. Bernardo Macalao Rebuto na mayapang membro ng mga musulado ng panalangin. Ama namin Lulita, tanggapin mo ang mga ari namin ngayong aming kinumulita ang mga banal mong anghel. Ipagalaw mong kami mga pagkatangkilig din ang walang mali ay maligtas sa kasalukuyang hilay. At makarating sa maligayang buhay sa iyong pili sa mamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Dahil sa Diyos ang inyong puso at Diyo. Itinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon natin. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahan o kami yung ipinukod ng Panginoon ay tampok sa kadakilalan ng Diyos. Kahit ikaw ay aming kinaligtan dahil sa aming pagkasalawan, gumawa ko kayo ng magandang para may manguna sa aming para ikaw ay balikan. Kaya tayo minamahal na namin ang isa sa mga kamama upang may kagawa kaming mga pagligtas sa aming pagkakahamak at pagkalikaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel, dahil kayo si awit ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kadakilalan, kami nagpupunyi sa iyo kadakilaan. Iniyaboy niya ang kalis sa kanyang
lahat ito, inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.